Pinabubusisi nitong si Senadora Risa Ontivero sa kaukulang komite sa Senado ang sinasabing irregularidad sa pagpapatupad ng Unified Student Financial Assistance System for Tertiary Education o UNIPASA. Ito yung makaraang punahin ng Commission on Audit and Plug ang 7 bilyong halaga ng scholarship na inilabas ng Commission on Higher Education sa pamamagitan nga ng UNIPASA. Sinabi ni Ontiveros na layo ng programa na mabigyan ng oportunidad ang mga kabataang walang kakayanang makapag-aral, subalit nabalot pa ito ng kontrobersya sa panahong bumabangon ng bansa sa krisis dulot ng pandemya. Tinukoy ng senadora sa kanyang resolusyon ang report ng COA na may 3.4 billion peso na halaga ng scholarship ang delay o wala pang dokumento sa mga state of on universities and colleges at maging sa mga local universities and colleges. Mayroon din naman ng 824 million pesong halaga ng payment sa SUCs at LUCs ng walang official resipa. Bukod pa ito sa overpayment ng 131 milyon peso sa ilang SUCs at 251 milyon peso naman sa fully subsidized LUCs, bukod pa sa 26.6 milyong reimbursement na kaduda-duda ang validity ng tuition at school fees sa University of Science and Technology of Southern Philippines. Tinukoy din ang duplicate entries ng mga benepisyaryo sa billing sa ng 141 milyon peso. 1 billion na peso na unimplemented o unreverted funds para nga sa mga student loan program at mahigit na 1 bilyong pisong delayed release of financial benefits, 4.43 million pesos sa double scholarship grant at 200 million pesos naman na unutilized allotment para sa tertiary education subsidy. Ako, si Giorgio C. Catagulat para sa DCRJ-TV AM, ang Radyo Bandido TV.